Good morning, good afternoon, good evening mga Mars, mga Pars! Malamig na malamig na malamig na umaga! Masarap tulog ng ating mixo ah! Kiat yarn mixo, hey, you careful na! Di ka mabasa kay dili na waterproof na imong shoes. Ang lino naman ng tubig oh, malinis. Ay grabe yung ulan kahapon ha, ang lakas. Ang sarap matulog dahil kagabi binuksan namin yung window namin. Nakakamiss lang yung same sa atin, wala naririnig mo yung ulan. Ay, yun yung nagpapatulog sa akin minsan. Pag dyan ako sa Pinas. Pero kagabi, mabilis lang ako nakaidlip dahil yung ulan ba ang lakas niya. Ano na, Mixo? Ano na? Yes, yes, you did it. Yes, you did it. Look, look what you did to our car. Oh no. Oh no. Tama na, chismis, Mixo. Ihatid na kita. Ito ay nahulog. So, kailangan daw ibigay sa kanya. Magiging nahatid na kita kasi mag-work na si Mama. Masakit yung aking mga buto-buto. Nagkahapon, nag-gym-gym man tayo ngayon. Aray-aray tayo nito, pero mawala man to. Always first day talaga, masakit. Lahat masakit. Pero pag nasanay na yung katawan natin, wala. Bale, wala na lang din yung gym. Parang ma-enjoy talaga yung gym. Sa mga tatlo, pang-apat, pang-lima. Pero mga first and second, wala yan. Mahirap yan. Ito yung ka-workmate ko. Nagbabay-babay din ako. Good morning! Parang inaantok pa siya. Kunti lang yung ating lilinisan today. Meron lang akong 10 rooms na lilinisan. Mabilis lang yan. Pero minsan kasi binabagal-bagalan ko din. Para matagal din ako matapos. Tinatiming ko lang ba na mga alas 3, para mas sulit yung ating punta dito, hindi yung 4 hours lang tayo mag-work kasi sayang yung oras natin. And then, pag 4 hours lang, konti lang din yung kikitain ko. Mas mabuti na yung tamang-tama lang ba para hindi magasto sa gasolina. Punta ka lang dito and then 3 hours ka lang dito sa work. Ay, sayang din yung work mo. Sayang din yung gasolina. Mahal pa naman ang gasolina. Padays. Ay, nako. Yes ka, inaantok ako sa weather na to. Uy, yung ulan-ulan. Sarap matulog niya. Buti pa si Pars dun. Maghiga-higa lang. Malis na kami ni Mixo. Hindi pa gumigising. Kasi nga, matutulog daw siya. So, hinayaan din siya ni Mixo. Hindi siya dinisturbo ng ating Mixo kanina. Meron pa pala akong medyas dito sa sapatos. Yung aking bag na puno na to ng medyas. May tatlong medyas na dyan. Yung makalimutan ko kasi pag natanggal ako ng baunan, hindi ko din maalala na meron pala akong medyas. Pero hindi naman yan may amoy na medyas. Isang beses ko lang sinuot. Ay, grabe yung puwet ko, ang sakit. Ay, naku-workout pa more. Pero okay lang. Yan talaga yan. Yun nga ang kasabihan, no pain, no gain. So mag-work muna ako. Mamaya na naman tayo mag-chismisan. Baka maaga din ako makauwi ngayon. Tignan natin. Kasi yung ibang floor, pagtapos na ako, kailangan ko din tumulong doon para hindi rin sila matagalan dito. Ganun naman eh, pag kunti lang yung linisan namin, ganyan yan. 10 rooms lang. So punta kami doon sa ibang floor para tulungan yung iba. Yan lang, tulong-tulong lang. Kasi minsan, pag ako yung may kailangan, tinutulungan din naman nila ako. Kumusta? 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 Andyan pa ba kayo? Dahil ako kakalabas lang galing sa work. Ito. Wala pala akong dalang extra t-shirt.
daanan ko si Lani. Nagpupunta siya ng Parhula. May kailangan siyang puntahan na nahihirapan siyang maghanap ng bus papunta doon. So, nag-offer ako sa kanya na pag-drive ko na lang siya. Malapit lang naman sa bahay. Pero sabi ko, pagbalik, sakay na lang siya ng bus dahil hindi na ako pwede bumalik dito sa Kotka. Asan na yun? Sa Inday Lani. Nahirapan na naman yun siya sa kanyang bebe. Alisin ko lang yung mga abubot dito para makaupo sila magnanay. Eh, wala silang ano sasakyan kasi nagbabas lang naman yan sila. So, dito na lang. Anuhin ko na lang pasakayin. Pero pag naglulong drive kami o yung may galak-galak kami magbarkada, nahirapan akong isakay si Lani dito sa sasakyan ko. Eh, yung anak niya umiiyak pag nakaupo sa car seat kasi nga hindi sanay. Eh, lagi naman nasa stroller tapos lagi silang nagbabas. Tapos kami ni Mixo laging may sasakyan. Eh, pag iupo yung anak ni Lani dito sa car seat niya o kahit dito sa upuan ni Mixo, nagwawala. So na high blood kasi ako minsan na grabe yung iyak tapos hindi ako makakonsentrate sa biyahe ba. Kahit dati pag si Mixo umiiyak, na high blood din po ako. Kaya nalakasan ko na lang yung volume ng radyo para hindi ko marinig yung iyak ni Mixo dahil pag umiyak naman si Mixo that time, tumatahimik din siya ng sarili niya. Yun lang yung problema, basta kayo lang dalawa magnanay magbiyahe. Pero nasanay din naman si Mixo na kami lang palagi ang magkasama. And then hindi na siya umiiyak, natutulog na lang siya. Umiiyak lang siya pag yung uhaw, tapos nasa motorway kami, hindi kami basta-basta makahinto dahil hindi pwede mag-stop sa gilid-gilid. May nakuha ako ditong clip sa ano ko, sa bulsa ko ba, yan o. Wala tayong dumpster ngayon kasi ano naman ngayon? Tuesday o. Nag-MTI. Siguro puntahan ko yung ating Mr. and Mrs. Mr. Bean. Baka hindi pa yun empty ba? Kakuha tayo dun o diba? Ano oras na ba? Yun, kaya pa naman dahil sunduin natin ang ating Mixo. Daanan ko muna si Mixo bago yung lakad nila. Ako naman tong magnanay na to. Kasi mali yung aking pinarkingan. Yan o. Hindi makalabas yung lalabas dyan sa garage na yan. Dahil yung aking sasakyan nakaharang dun. Asan man ang Lani? Wala. Wala pa din. Oo. Asan kaya yung puupuin ni Lani? Sana nagdala ng car seat si Lani. Malapit lang naman dun sa pinagkukunan ko ng bearing yung kapupakan. Kandung-kandung na naman siguro niya yung anak niya or may dalang car seat. Minsan kasi natatakot ako magpa-upo ng bata na wala sa car seat, lalo na yung mga ganyang edad dahil hindi natin alam yung aksidente anytime. Hindi natin alam talaga na dyan lang, andyan lang sa tabi-tabi yung mga aksidente. Tapos pag nakita na may sakay na bata at walang car seat, malaking penalty po yun sa driver. Kaya isa din yan sa rason kung bakit minsan hindi ko pinapasakay si Lani pag pupunta kami ng kuyari, nagpunta kami ng Helsinki ayun at umiiyak yung anak niya, hindi siya pwede sumakay sa akin. Alam niya naman po yun, sinabi ko po talaga yan sa kanya, naging prangka lang talaga ako para walang samaan ng loob ba. At alam niya din naman kung ano yung anak niya, iiyak daw talaga at iiyak yun. So naiintindihan naman yun ni Lani, hindi naman sa nagdadamot ako. Pero kailangan kasi minsan pag nagda-drive ka, kailangan yung isip mo ba ay walang ibang iniisip kundi yung drive lang talaga, lalo na pag papunta sa city. Dito na yung ating Mixo. Astos, nagluluto yung ating Mixo. Mixo! Moy! You're cooking! What's that? What's that? Kato. Ante kaya ruwa ka? No. Nagluluto. Aha.
Pupo is there. Pupo. Mixo. Look. Look, oh. Hey, I already get your pupo. Mena na. Ikaw ho, Mena. Keski, Viko. Oh, Mena, keski. Iyo, Marco. Oh, dito pala si Lani. Malapit lang talaga sa pinagbeberehan ko. Yung ating mixo. Sus. Iiyak to. Gusto din lumabas eh. Sige, labas na lang tayo lahat. Ayan, itong mixo natin. Kasi, naano lang ako ba, ito pala yung bahay ni Pars na ginawa niya dati. Nasa likod pala kami. Si Lani, andun siya. Meron siguro to siyang binili sa second hand sa bata. Dito niya pinick up. Come, nak. Come. Pa-dead na yung mga blueberry. Tignan mo, nak, oh. Ha? Ito oh, nak, blueberry nak oh. Wala na, sobrang hinog na to siya. Ay, grabe, ang sarap. Oh! You go there, tita. Tama ba yung pinuntahan namin? Baka mali, tama lang pala. Yan oh, yan po yung bahay ni Pars dati. Ayan o, ang ganda niyan. Siya lang po talaga ang nag-build niyan. Yung sa likod. Mamaya, pakita ko po sa inyo yung harap niyan. Ang ganda niyan eh. Gawa daw talaga yan ni Pars. Ang sarap nitong... Ano, ito, masarap to siya kung kamayin mo. Dahil pag ginamitan mo to siya ng picker talaga, mapipisa na to siya kasi sobrang hinog na. Ang tamis. Ang laki pa naman. Bakit di sila nag-harvest dito? Yung mga taga dito ba? Saan na yung aking mixo? Sarap? Hmm? Sarap? Lance! Ayaw mo mag-pick ng berry? May berry ang sarap! May berry? Meron! Saan ko ang bata na mag-pick ng konti? Sayang, wala akong container. Wala, wala din ako. Doon oh, ang lalaki doon, Lance. Saan? Saglit. Anuhin ko nga, i-close ko yung sasakyan kasi ang lamok. Ayan. Sus, ang mixo. Mixo, na-miss mo si tita? Sunod ang sunod sa'yo, Lan. Ang sunod lang, sunod lang yung... Sabi pa nga niya? Medyo matagal na. Sayang, walang ano. Nung nag-walking kami... Oo, oh, ang dami. Ayun, oh. Nung nag-walking kami sa ano to, sa Pilte? Oh, ang dami? Oo, nag-pick kami. Buti may nagdala si Yuko ng ano to, yung cup ba? Oh. Naka-pick ako ng... Isang ganun? Isang, oo, oh, inubos nito. Ang sarap. Sabi ko nga kay Rosalie, gusto kong mag-pick. Wala ba talaga sa'yo? Sabi ko, wala daw sa kanya. Sabi ko, dalhin ko lang sanang bata. Mag-aaway tayo yung Lani. si Lani ang ano? Ang akala niya nagpipik yung... Nagpipik sa si Rosalie ang magbantay. sabi ko, ang gusto ko lang talaga dalhin ang bata. Oh. Gusto mo. May picking lang. Ah, ganyan. Yan lang gusto mo. Ang tamis, no? Doon, Lance, oh, mas madami-dami doon banda, Lance. Nakita ko kanina. Wala na dito, eh. Doon tayo, oh. Sige na. Ang lalaki? Ganito, ganito lang, oh. Ma-enjoy niya ang bata na. Ah, mag-pick. Gusto niya yung ganyan. Mm. Sus, ang bulinggit. Dapat na ituro sa mga bata, hindi yung ano to. Oo, yung mga kababalaghan-kababalaghan dyan. Hmm. Pati nga sana yung mushroom. Sarap. Mixo, do you want, nak? Mm. Yung maliit na bata doon. Magsikap ka. Kumayod ka. Si tita mo nga eh, kumakayod. Mm. Ano, Nikolai, masarap? Masarap. Mm. Ang tamis naman ako. Ang tamis nga, tapos malalaki. Eh, ulan-init ba naman? Tapos ang laki niya. Mm. Kaya nga eh, ano ba meron ako doon? Hmm? Naboring si Mixo. Saan ka punta, nak? Are there? Okay. May sipon. Yan na yung sipon. Ano yan na? Normal. Yan, Lance. Yung bahay ni Marco, Lance, dati.
Laki ng bahay niya. Ang laki niyan. Meron daw yung kwarto, apat na kwarto diyan. Daanan natin yung harap niyan. Maganda yan sa harap. Bakit binenta? Ha? Bakit binenta? Eh, yung nag-ano sila, yung naghiwalay sila ng kanyang ex. Tapos, binenta ni Pars dahil malaki ang binabayaran sa bangko. Oo. Hindi niya kaya actually, that time. Actually, pag dalawa kayo, okay lang. Oo. Tapos hindi rin pag naghiwala kayo, hindi, minsan ay hindi allow ng bangko na ikaw lang. Oo. Sus, ito naman sul ko ang bigat-bigat mo anak. 15 kilos ka na. Eh dati naman kasi dati yung naghiwalay sila ng ex niya. Mismo talaga yung babae ang umalis diyan sa bahay na 'yan. Sabi niya ikaw magbabayad daw lahat. Iniwan lahat kay Pars. Eh hindi naman gaano kalaki yung sahod ni Pars na kayang-kaya niya 'yan. 1,000 daw kasi ang monthly diyan, Lance. Eh ang laki. Kaya binenta na lang ni Pars, naghanap siya ng mas maliit na bahay na siya lang mag-isa. Ha? You want inside? Naboring na siya. Oh, you just ano there? Oh. Oh, diyan ka lang ha kasi tita enjoy the ano, the gubat-gubat kay walang gubat doon sa bahay niya. Oh. Ano lang kasi yung kailani doon eh mga building-building kasi sa city siya nakatira. Nahirapan siyang pumunta ng gubat. Wala ba akong ano dito? Yung plastic talaga. Meron pala akong plastic. Ay. Basuhan ng Tony Mix. So wala kasi talaga akong lagayan eh. Ito naman. Pag plastic kasi ay masisira yung blueberry pag plastic dahil hindi siya maganda. Ito na lang oh, tubigan. Lance, meron akong bottle ganito, Lance. Sure ka? Oh, yo, wala. Ito lang talaga yung meron ako dito. Plastic, wala naman ako. Plastic! Pero magmumois man, uy. Mababasa nga eh, basta ano. Basta plastic. Hindi siya maganda. Diretso sa bunga nga. Yung picker ko, andun pa. Pero maganda to pag ano. Pag kamay. Kasi sobrang hinog na niya. Diba, masarap tumira sa malapit sa gubat. Kasi ako sa gubat kaya lang hindi ko marinat. Sila ni yung ano dati. Alam ba 'yun 5 years ago ba 'yun Lance? Ano taga gubat 'yan sila ni. Wala talaga siyang kapitbahay doon. Kahit i-full mo ang music mo doon, ay nako. Walang sisita doon sa iyo dahil as in sa gubat talaga sila ni. Ayan, kasi ngayon nagbagong buhay na siya. Nasa ano na, nagpa-city. Ngayon naman, naghahanap ng gubat. Ay, grabe. Ang sarap, Lance. Ang tamis. Kaya nga. Nakaka-enjoy. Ano yung binili mo? Sandal. Nung bata? Sa akin. Ah. Kasi nag-isa lang yung heels ko. And dumitingin ako ng Zalando. Mahal. Wala akong makita na ano to. Mura. Oo. Tapos yung gusto ko ba? Talagang timing lang talaga pag kayang silip-silip. Asan si Mixo? Andun. Naboring na si Mixo sa gubat. Everyday naman kasi sila pumupunta ng gubat. Dun sa daycare. Maganda kasi para sa mga bata. Oo, sa mga kids. Alam nyo po ba, nag-blueberry kami ni Rosalie. Sinama namin si... Ang sarap. Si Mixo at si Ellen. Tatlong oras kami dun sa gubat. Anong ginawa ng dalawa? Nag-ano din. Kain ng blueberry. Tapos tawang-tawa kami ni Rosalie. Busy kami ni Rosalie kakapik. Si Mixo at Ellen, yung mga balde namin. Kasi hindi pa puno. Hinihila nila. Diyos ko! Ang ingay kaya namin doon. Kami apat. Nagsisigawan pa kami. Kasi takbo sila ng takbo eh. Nanghihinayang ako sa blueberry. Baka maapakan nila.
Dito, Lance. Oh, tingnan mo, Lance. Alang! Sarap nito! Nakaka-enjoy naman to. Uy, alam mo, dami dito. Bakit nila ito ni Hinarvis? Ayaw nga, bakit yung mga may bahay, ayaw nila. Ayaw nila, tignan mo. Ang sarap kaya, ganito naman ang masarap. Kasi, akin na nga yung supot mo. Ano na siya? Hinog na talaga ba? Hinog na hinog. Pero, hindi pwede gamitan ng picker dahil mapipisak nga. Like what I said, ayan o. Na-enjoy na ni ano, ni Lani. Ito, ako nang ipapakain ko sa sasakyan. Tulungan ko nga to para matapos na kami dito. Ayan o, madami dito. Kamayin ko na lang. Daanan natin yung harap. At tapos yung ano pala, yung sa may kanto din, kay Yani dun yun. Ay! yung kanto, kay Yani yun, yung green din. Kaya nga nagkakilala yan si Marco at si Yani. Dahil dito, tinulungan ni Marco si Yani mag-build ng bahay. Ayan o. Ay, ang ganda naman. Tignan mo, Lance. Yan yung bahay ni talaga. Pars. Yan talaga. Maganda daw yan talaga. Tapos meron pang jacuzzi sa likod yun. Oh. Yan yung bahay ni Pars. Pero ngayon, wala na. Wala na. Nasa taas. Hanggang pangarap na lang kami dyan. Uy, magkakakatutuo yan. Umalay natin. Ang malaki na ang bahay dito na. Pag binigay ni Lord. Oh, maganda talaga dito. Kasi ano siya yung... Parang village din siya, and then magkakulay-kulay yung bahay. I just turned Rakas. I just showed to Tita that it's Isis' house, that one. Look, oh, it's very big. Look, parang bago-bago pa siya talaga. Oo, pero ganyan na daw talaga yan. Parang binabalik-balik lang ng ano, parang nire-repaint. Oo, oh. Mo, green na naman yung bahay nila dito. Oh. Ayan, green. Maganda dito. Dito yung mas malalaki, tapos doon sa kabila ay yung medyo maliliit. At least kasi dito, kahit na medyo malalaki tayo, di ba yung pag may... Tapos yan yung... Yan, kay Yani din yan. Ito. Yan. Yan, gawa yan ni Yani. Green. Kasi mas... hindi ko lang maalala kung sino yung nauna gumawa ng bahay, si Marco ba or si Yani. Kaya dyan sila nagkakilala dito sa area na to. Daan tayo dito kay Mr. and Mrs. natin. Sana meron tayong makuha. Uy, bulok naman. Hindi lang, andun si Lula. Si Lula andun. Tumingin si Lula. Ayan, nakatingin si Lula. Ano muna tayo? Alis muna tayo dito. Pero iwan ko yung aking bag. Kasi si Lula nakatingin dito. Diba? Ganyan lang. Bantay-bantay ka lang talaga dahil... Pag hindi ka magbantay-bantay, wala. Si Lola nakatingin dito. Baka magsumbong yan. Matanda pa naman. Yung mga matatanda pa naman yung hilig mang ano, magsumbong. Saglit lang kasi si Tia nakatingin. Uy, may rescue pala sa ano to? Ha? May stone niya. Oo, meron naman stone niya. Ayan, lumabas na si Tia. May Sweden, may Norway. Papunta pala si Tia doon sa ano? Sa loob. Ayan o, maglakad na siya. Nakatingin kasi siya dito sa akin. Basta yung mga ganyan-ganyan, mga matatanda, yan yung mga mahilig magsumbong. So, dito ko lang kayo ilagay. Sana hindi kayo mahulog ha. Ang layo niyo.
kumuha ako. So, ganun lang. Pahipi-hipi lang tayo, oy, pag minsan. Kaya nga hindi ko maiwasan na hindi tumingin ba dahil baka may lumabas at bumalik dun sa loob at isumbong tayo. Ayan, oo, di ba? Bagong tapon to mga Mars kasi ang lamig pa. Cucumber lang. Gusto mo? Oo. Ito? Oo. Ay, hindi na mag-zucchini naman yan. Zucchini? Grapes, sa'yo na to. O, sige, sige. Madaming grapes. Tapos ito, oh. Ayun mo. Ano yung, anong fruit yan? Nectarini. Ay, nectarini. Tapos ano pa nga yung isa? Meron pa dito, eh. Ano ba to? Ano ba to siya? Sunflower. Espanya. Hindi ko alam ang pangalan niya. Pero, ay, apricot? Oo, apricot. Ayan. Bigyan ko si Lani niyan. Tama lang pala. Ah, alam ko na kung kailan ang tapon nila dito sa basura. Yung malaking basurero nila ba? Thursday. Kasi hindi pa puno. Dahil nakailang beses na ako dito tuwing Thursday. Laging empty. Yung bagong ano talaga? Bagong tapon kasi walang laman. Tapos bagong palit. Diba? Hindi ko maiwasan na dito tumingin kasi may mga teenager. Akala ko may lumabas. Ano ba yan? Nawiwindang ako sa ingay ng pinto dun sa ano talaga? Kumarket. Habang nasa biyahe ako, may nabili akong mystery grocery bag dito sa Carhula. Yung inorderan namin ba? Yung bihira ka lang makakuha ng mystery bag. So habang nagda-drive ako, ang bilis ng kamay ko dahil na ano ko talaga siya, na pin ko ba na ako ang bibili. So tignan natin dun kung ano to. Let's check. Moy! Ulari kasi. Yup. Noy. Ayan, so siguro andun pa. Hintayin lang natin. Ayan. Kitos. Ang dami. Alam, madami siyang laman. Tignan natin. Ayan. Let's see kung ano to, bigyan ko din sila ni kasi parang nag-grocery ako nito eh. Shock sila ni. Yung mata niya. Shock ka? Ang bigat naman yan. Isang ano, 8 euro, binayaran ko. Ay, wow. Tignan natin. Gusto mo? Oo, bigyan kita kung ano meron dito. Ay, wow naman. Ay, may karni. May karni? Ano may karni? Kailangan ko ba naman ng ganito? Ayan, oh, may. Ay, wow. Yogurt. Gusto mo? Yogurt? Bigyan mo ako ng isa kahit isa lang. Ang sarap nito. Ay, wow. Ang swerte naman. Worth it talagang worth it yan. Ay, worth it. Tignan mo naman. No, ay, eh. Oh my God. 8 euro lang eh. Ito na yung pinaka-biggest ano ko dyan. Jackpot. Oh my God. Kaya pala tuwang-tuwa yung nagbigay sa akin. Pati yung cashier. 8 euro lang binayaran ko nito eh. Ay, wow. Tignan nyo po. Eh, makaharap. Ayan, o. Pag... Ay, sa'yo na itong isa. Dalawa pala to. Ay, sige. Ito. Sige, doon na tayo sa ano, sa Lidl. Sa Lidl kasi papunta pa sa Lidl si Lani. Hala! Tuwang-tuwa naman ako nito. 8 euro. Parang ano na talaga yan, o, yung tawag nito. Yung grocery na talaga ba? Kung ano pa to, yung bibilihin mo talaga to. Siguro, abot ito ng 20 to 30 lang. Dami, may karni. Thank you Lord, naka-jackpot maring Queenie today. Ayan, hatid ko muna si Lani doon sa Lidl kasi meron siyang bibilhin doon. Ayan. So, dito kami sa Lidl. Anuhan ko muna si Lani nito. Ayudahan niya muna. Ayudahan ko muna siya. Mixo, come here anak, come here. Asan yung bag ko? Ay, saglit, tanggalin ko muna yung panta. Tanggalin mo yung sandal mo. Dalawa pala to. Ay, ito na lang, oh, hiramin mo to. Mikael, don't, ano ha, go anywhere. Hiramin mo na lang yan. Ayan. Oh.
Ha? Ito yung aking ano, paano pa jackpot. Saka yung tanggal, ano pa pala to? Tanggalin ka nga muna ito. Tanggalin mo nga yung stroller mo siya. Tanggalin natin ang ayan. So para easy na lang sa akin ba. Mikael, don't go. Ano ha? Na, come here na kay Basig Nay. Ano na? Oh, yes, halawat ka sumita sa IT side. Yo, ayan. Diyan muna kayo ha kasi maghati-hati kami ni Lani. Wala ni. Ah, sige, ilagay mo dyan. Oh. Ayan, may yogurt na kasi yun. Dalawa. Ayan, oh. So, ibigay ko sa kanya yung isa. Ito natin ilagay. Oh. Ano pa ba meron dito? Magkasya yata dito. Dito na lang. Sure ka ba para? Yes. Oh. Lagay mo dyan. Dyan yun. Ito yung akin. Lonas. Kumakain ka ba nito? Hindi. Tag-isa tayo nito. Dalawa ba yan? Dalawa. Ang mahal niya. Ang mahal niyan. Yan na lang presyo ng binayaran mo, mas mahal pa. Oh my god. Ay. Oh! Yan na lang, yan na yung worst ng binayaran mo, mas mahal pa. Walang mahal pa. Ito. Oh, tumo, may chicken ka pa, oh. May chicken pa ako, may ay, sabar, may lohi pa. Ay, sayo na to Lance kasi nag ah, sige, ano, na. Nagtawag niyan. Kakakain lang namin ng ako salmon. Ako ang maglohi. Ala! O diba? Ano to? Piyasa ng anak ko. Ano yung baka yung nanay busy dito. Wala. Gatas. Huwag na. Huwag na. Iba yung... Uh-huh. Ayan. Ha? Ay, meron pa dito Lani. Ay, oo nga pala. Yung... O diba si Lani naka ano din? Naka jackpot din si Lani sa akin today ah. Perfect ang lohi. Oh, ito. Gusto mo nito? Dalawang kahit dalawang piraso lang. Eh, dalawa to eh. So, hindi namin makakain ng bata. Ay, ikaw na magkain dyan. So, yung grapes, madami pa ako sa bahay. Isa lang sa akin. Kunin mo na lang to kasi meron pa ako sa bahay. Nag-dumpster ako, sandamakmak, nakuha ko gahapon. Sige, bigyan mo nito sa akin. Ikaw na maghugas dyan. Yes. Eh, wala naman to kasi bago lang to siya eh. At ang laman ng ano, ganito lang talaga. Ito, gusto mo? Dalawa na din. O, Dota. Uy, ang ganda pa nito. O, tatlohin mo rin. Okay na yan. Tama na yan. Ayun. Ulo. Isang bag na. Para nag-grocery sila ano sa akin. Pasok muna kami dun sa loob. Kasi may titignan daw sila ni. Grabe, naka-jackpot tayo today. Mikael, anak. Asan na yung wallet ko? Baka kasi... Ay, kailangan ko pala ng gatas ni Mixo, yung pula. Ako din pala yung ginagawa. Hindi kasi umiinom si Mixo. Merong may to doon o yung gatas. Pero hindi kasi umiinom si Mixo doon eh. Yung pula ang pinapainom namin sa kanya. Ang tanong, kung meron ba akong wallet? Hindi, balikan ko walang wallet na kasaksa. Wala akong... Ay, Lance! Ha? Sa'yo, pag ano, yung bilin ko yung gatas ni Mixo, eh, MP ko na lang sa'yo. Yan si Lani na lang yung magbayad kasi wala pala akong dalang wallet. Biskot mo ni excited kasi lumabas kanina ng bahay papuntang work. Oh, ayan. Parang may bukas na ano ka. Pinto. Ayun. Tuwang-tuwa si Lani. Siyempre naman, ikaw ba naman ang ganyan? Oh, come na, come. Kam. Sayang lang sana pag yung mga ibang pinagpapanin, hindi nila yun. Oo. Siguro yung mga gulay, tinatapon nila. Kasi wala pa akong nakuha dyan na gulay. Usually yung mga naka-chiller. Iniisip ko na magsasang na lang ng mga... Tuwang-tuwa sila ni sa salmon kasi nag-salmon na kami. Itatlong araw na kami kumakain ng salmon. So sa kanya na yun. You can tell by the look in my eyes. Don't wanna play it
Si Pars dito gumagawa ng pagkain. What's this rakas? Potato. Potato. Yeah. Yung mga naharbat natin na ano, talong. Yeah. Tapos yung meat. And then yung zucchini. It's been roasted a little. And oh. Also potato is boiled a little. Oh. Bisis. Bisis si Pars natin. Oh. Nagluluto. There have surprise, rakas. This okay, is it's a surprise pack. Yeah, 8 mm-hmm. euro. I paid 8 euro. Okay. You want to see? Of course. Yeah, you can. We have maito, milk, yogurt. And then this one, oh. Poro kul masala. Yeah, nice. Uh-huh. Look at that. Ribs. Yeah. Ribs, nice. And then... Chicken bites. Chicken bites. And salad. Salad. Yeah. That's all. What's this, rakas? It's kind of a yogurt style. Yeah. See? 8 euro, rakas. Not bad. Not yeah. bad. And this one is 2 times. So I give it to Lani. Yeah. And this one... 2 times, so I give it to Lani. Okay. And that one small piece of salmon, so I give it to Lani because we've been we just eat salmon, so I give it to Lani. Yeah. So look, 8 euro rakas. Nice one. Even this already. This is too expensive. Already that 8 euros. Yeah, I checked there in Co-market. Yeah. Something like 10 euro there. Yeah. This I'm one. Sure. Ito 10 euro po to. Yung chinek ko to. Tapos ito, ano to siya? 5 euro. And then ito, nasa mga 3. Oh. I was really happy, rakas. No, nice you get it. Like 8 really euro. Nice. One buck. I'm sure it's gonna be like 20 to 30 euro. Nice one. Yes, I'm so happy. Yeah, me too. So ito, my meat tayo. Actually, it's complete. There have chicken, there have pork, there have beef, and then there have fish. Because yung isda, binigay natin kay Lani. Si Pars natin dito, busy-busy siya, uy. Nagluluto. Ayun, ilagay niya na yung kanyang niluluto dun. Tapos, naglalaba. Ang bait ng ating Pars ngayon. Ito, naglaba. Sasampay pa daw yan. Sasampay pa daw yan, hindi pa yan na sampay, medyo basa pa. Check na natin yung ating naharbat. Diba? Swerte natin today ha, sipag ko today. Kung saan saan na lang ako napunta. Ayan. Ito baka gusto ko rinikso. And then, cucumber. Ito na cucumber, yung maliliit. Mabibili lang to siya tuwing summer. Hindi ko lang alam pag winter kasi never ako nakakita nito pag winter time. Summer, madami to siya sa damak-mak. Kahit everyday yan nakuha doon kay Mr. Bean. Yan. Yung grapes, kasi meron pa naman akong grapes dyan. Binigay ko na kay Lani. Yung pagbat natin. Puro gulay talaga yan dyan, banda ba? Yung Mr. and Mrs. Mr. Bean natin. Healthy yan siya magbigay. Inaantok na ako. Inaantok na ako dahil bukas ay ano na naman. Bukas ay pang umaga na naman tayo. Biglang na off yung ating camera. Tapos nag-on na naman siya. Nag-on lang siya ng sarili niya at nag-off. Ano yan? May nagmumulto sa atin dito ah. May joke lang. Ayan naman, huwag mo po kayo maniwala. Joke-joke lang po yun, marintini. Pepper tayo, oh. Ihanan natin to. Ugasan ang mga to. O dahil wala na kaming zucchini, nagluto si Parso, meron na namang bago. Tapos yung cucumber. Nasira lang pala to siya isa, oh. Ayan, sira. Apricot yata ito eh. Tama ba yung apricot? Sabi ko ito oh. Matamis to siya.
Pero yung amoy niya ayaw ko. Ayan. Sura isa. Linisan ko muna kung ano yung gagawa ng ating mikso. Ay, nagbabawas ang ating mikso dun. Yung dalawang boys natin dito naglalaro. Ito na yung loto ng ating pars. Dandan. Ano nga pangalan nito ha? Rakas! What's the name of this food? Murska? Musaka. Musaka. Bakyo. Yo, yung ginamit niyang pasta ay... Mediterranean food. Mediterranean food daw to. Use with... Eggplant. Yes. Kasi madami tayong eggplant. So ayun, ginamit ni Pars, di ba? Ang kinabangan. Like lasagna, but I think you did it before and then you video it, but yo, I don't remember. It can be, yo. Yo. Maya-maya, oy, matulog na tayo. Kasi, umaga pa ako bukas. Out ko ay, hindi out, in pala. Mag-work ako bukas ng alas 5. So, alas 4 gising na naman tayo. Dahil yung aming naka-schedule sa umaga talaga. Meron na talagang naka-schedule doon. Kaya lang, dalawang araw na hindi nakapasok dahil merong flu. Ayan, umpisa na naman yung flu. Dahil tinglamig na yung sa gabi, lamig. Tapos sa araw ay yung medyo mainit. Gaya kanina umaga, paglabas na minimixo sa bahay, ang degree natin ay nasa 15. Tapos paglabas ko dun sa work, nasa 22 degree. O diba, sino hindi magkakasakit niyan? Ang weather natin. At tignan niyo po yung ginawa ng pars natin. Doon niya nilagay yung ating na-receive galing sa ating subscriber. Ayan, binutasan niya. O, sinupresa ako ni pars dyan. Ang ganda naman kayo. Wala pa naman akong naisip dyan na ilagay. Ang nasa isip ko yun dito, kaya lang ang pangit dahil ang baba. So doon, maganda siya doon, tamang place na talaga yan. Tapos yung isa doon namin nilagay. Ayan. So ayan na lang, maganda naman siya dyan, napabasa naman siya. Kahit feeling ko medyo mataas, malaki naman yung frame, pero okay lang. Ay, matulog na ako. Kanina inaantok talaga ako, ay nag-edit na lang ako dahil bukas hindi ako maka-edit ng maaga. Usually kasi umaga ako nag-edit yung bago ako mag-work. Gumigising ako ng 6 and then nag-edit ako bago alas 8 tapos na yung aking video. So i-upload ko na lang, then magpunas-punas na tayo dahil maya-maya kami ni Mixo matutulog na. Naglalaba pa si Pars. Kuya, waan yung Pars? Uy, wala pa siya nahuman ug laba. Dito, oh. Ayan. Oh, naglalaba pa talaga siya. Hindi pa siya tapos maglaba. So, ako, tapos na po. At mag-i-end na tayo ng ating vlog. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome po, and please don't forget to subscribe and click notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. Siya po sa next, ang good night po sa inyong lahat.